bagamat naabutan na po ng relief goods ang ilang lugar sa Western Visayas, gaya po sa Rojas City sa Capiz, may lugar pa rin naghihintay ng tulong, gaya po ng ilang bahagi ng Iloilo. Nakatutok po live si Steve Dailisa. Vicky, nagsisimula ng bumangon itong mga taga Western Visayas mahigit isang linggo matapos manalasa si Bagyong Yolanda. Sa pag-ikot natin kanina, mas maraming mga bayan na yung mga nahatira ng tulong, pero umaapila pa rin yung mga nasa liblib na barangay. Huwag naman daw sana silang kaligtaan. Mga bata raw may gawa ng mga placard na ito sa Sara Iloilo, mga mensahe ng paghingi ng tulong. Nakaabang sa mga sasakyang may bit-bit na relief goods. Ang mga nasa bayan naman sa mga tent nagpapalipas ng gabi sa paghihintay ng tulong para mapagawa ang mga nasirang bahay. Sa estansya, patuloy ang pag-recover ng mga labi sa mga karatig isla. Mahigit 90 na ang bilang ng mga patay na pawang mga mangingisda. Ang district hospital naman na ito sa bayan ng Balasan, abot na sa hallway ang mga pasyente, pawang mga may ubo at diarrhea mga batang pasyente bunsod ng kakulangan ng supply ng tubig. Sa Rojas City, Capiz, mahaba ang pila sa mga relief distribution center. Di gaya nung nakarang linggo, maya't maya na ang dating ng tulong, lalo na mula sa mga NGO. Pero ang ilang residente sa bayan ng Dumaraw, sakali na muna itinayo ang mga tolda. Di raw kasi sila maabot ng pamamahagi ng relief goods. Wala na. Hindi na. Hindi na dumadaan dito. Hindi na minto yung sasakyan dito. Doon na lang, oh. Marami kasing mga tao doon, eh. Ay, dito sa amin, wala na. Ubus na daw. Nangangapa pa rin sa dilim ang mga residente ng Capiz. Ang mga electric cooperatives mula Luzon, tumayo na rin sa Capiz. Target daw nilang maibalik ang supply sa syudad ngayong linggo. Pero ang Ibisan Elementary School, nagklase na ngayong araw kahit sira-sira ang mga classroom. Ayaw daw kasi nilang mahuli ang mga estudyante. Paraan din daw ito para mabawasan ang trauma na inabot ng mga bata. Tinatanong, kumusta kayo dun sa inyo? Sabi nila, wasak din ang bahay namin. Kami din, huwag kayong mag-alala, wasak din ang bahay namin. Natatawa din sila. Activities, mga pinapakanta lang sila, pinapadrawing. Magtulong-tulong po sa pag-ayos. Alam mo, Vicky, sa biyahe natin mula sa Capiz patungo rito sa Iloilo City, may mga nakita na tayong tarpaulin na kalagay doon. Bangon mula kay Yolanda. Positibo ito dahil halos lahat din naman nawala sa mga apektadong residente dito sa Western Visayas. Yung kanilang pagkain, kanilang bahay, at hanggang ngayon balot sila sa kadiliman. Pero kung meron daw natira, ayon yung kanilang pag-asa at sapat na raw yan para sila makapagsimula. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.